Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Villet. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli tayong magsama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 12! Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome muli sa Yes! Kuya Roy, tayo ay meron mo ng plug ceremony dahil bagong-bago ang ating kusina! Yeah! Yun o, tawagin natin mga... yung title, para nola. Tawagin natin ng mga kapitbahay natin. Hello! Chabi! Chabi! Sarado pa yung tindahan nila. Ay, grabe! Wow, naman! Bagong-bago po yung ating pong set ng testimony. Kaya yes. Talaga naman yung ating mga kapitbahay, no? Nakikinig po ngayon at nanonood kung ano po yung kaming luto at maamoy nila kung ano po ang iahanda mamaya talaga, ng ating pong guest. Nagle-level up na tayo. Dati-dati, tayo-tayo lang nakakamoy, saka nakakakita. Ngayon, pag-share natin sa kapitbahay natin. Ya? Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa iba't ibang programa ng TV Maria, especially ng testimony. Maraming salamat sa mga nagawa, nagpuyat, nagpagod sa bago nating kusina. Condo, sa ating condo. Of course, kila Kuya Robert. Maraming salamat. Robert and friends. Yan. And of course po sa inyo pong lahat na tumusubaybay sa ating pong programa, sa mga dako po ng Pilipinas at ng mundo, sa inyo pong lahat. At sa mga kaibigan mo. Of course, from all over the galaxy. No? Sa inyo pong lahat. Whatever. Ano mang star, planet po kayo naroon, sa inyo pong lahat magandang araw mula po sa Earth. Dito po sa TV Maria. And how can they still follow us? Yes. Always po, like, follow, subscribe at TV Maria Fields. Yun, talaga naman. Maraming salamat po sa mga kapatid, kaibigan natin dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. At syempre, sa mga number one supporters natin. Number one, si Aling Hilda. Yeah. At ikaw? Si Mama Oring. Hi, Mama! Maraming salamat, no? See, alam mo, Father Hans, may isang nanonood din. Minsan si, ano, pangalan si Mama Luris. Ay, wow! Siyempre. Yan ay kaibigan ng TV Maria. Isa po sa mga board ng TV Maria. At kayong araw na ito, Father Hans. Ano, may kinalaman ba si Mama Luris? Pupunta siya? Hindi. May pinadala siya para magluto para sa atin. Ano, may pinadalang merienda? Mas maganda pa dyan. Wow! Yung magluto ng merienda, yung pinadala niya. Okay. Kaya... sa unang pagkakataon sa bago nating kusina, Season 12. Kailangan pang malakasan talaga yung ating bisita. Kailangan ibang level to Father Hans. Kaya maraming salamat po na sa kanyang mama, kay Mama Doris. Dahil pumayag siya. Kasi sinuportahan niya rin ang kanyang pagbisita. Kaya Kuya Roy, sa mga viewers natin, let us welcome ang bagong bisita, kaibigan ng kusina ng testimony. Let us welcome Miss Ana Feleo! Imbitahan na rin ako sa testimony. Yeah. Mama mo, batiin mo, ma'am. Hi, ma'am! Naki-join ako sa condo nila dito. Wow! Dati kasi nangungupahan lang po kami. Oh. Yung kami po nasa apartment lamang. Hindi na lang naka-afford ng condo. Correct, may budget na! Naku, nag-level. Salamat sa mga viewers po, dapat na mga stars, at nakapunan ng mga donations po sa TV Maria. Kaya, tuloy-tuloy lang po. Wow, salamat po, Miss Ana. Ito yung magandang buwan na mano ito, no? Siya ang ating unang bisita, Father Roy. Pangmalakasan, Father Hans. Kasi siya ay, of course, isang nabanggit na kanina, siya po ay daughter ng... hindi lang naman masyadong sikat, no? Na, Miss... Luris Guillen. At ang kanyang daddy ay si Mr., of course, the late Mr. Johnny Delgado. Iyon. Hindi po ganong sikat. Hindi po mga pamilya pong mga low profile lang. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat din. Everything for Mama Mary. Nakapag every time magtanong talaga ang TV Maria, yes ka agad yan. Wow. Ramdam yung kagad kung ano po ang sharing po at yung spirituality po talaga ni Miss Ana, no? Pero bago po yan, ano po muna ang dala-dala? Si nanay mo, bedla kayo dito para magluto po, no? Akala ko siya yung magluto.
Hindi. Padalaan na magluto para fresh daw. Ano po ba ang ating ihahanda po ngayon kung araw na ito, Miss Anna? Nako, nung tumawag si Miss Sharon, ano po pong lulutuin ninyo? Sabi ko, kayo, anong gusto niyo? Hindi, pero naisip kong una kasi nagtakam ako ng gabing yun. Na, craving? Oo. Na pasta bolognese or bolognese. Oh, yes. Pasta bolognese. Pagkagayahan. Si Father Roy po kasi nag-aral sa... Sa tamitabi po lang. Ah, Canada. Sa Roma. Hindi, sa Roma. Buongiorno, tutti a Roma. Ciao! Kaya alam na lang niya po yung pasta. Pero iba po pa rin pag... Luto po ni Miss Anna. Aabangan ko po ito. Ito po ay naging paborito niya rin po, natutunan or... Paborito ko na siya noon pa. Opo. Kaya lang, lagi akong intimidated noon sa Italian recipes. Dahil, ano sila eh, very, yung, they really take pride in their recipe, di ba? At saka yung bolognese nito, iba sa bolognese ng ganitong pamilya, yung ganitong nonna, nonna is lola, ganyan. So, like for the longest time, I was like pulling back and learning how to do bolognese. But finally, kasi nung nag-aaral ako sa New York, and di naman pwedeng laging kumakain sa labas at napakamahal. Sabi ko, ako na lang. Wow. Ako na lang, at least ako na sa ref. Napuwersa, natuto talaga dahil sa pangangailangan. Yeah. Yan yung sinasabi ng mga magulang, pag ikaw na lang, matututo ka talaga. Yun talaga, totoo yan. Diba po, ano? Pero ano po na ang mga ingredients ng ating bolognese? Okay, so of course, we have to use extra virgin olive oil. Okay po. Yes. Nakarelate ako dun. Healthy. Kailangan extra. Uy! Ano po yun? Bakit po kayo na? Kasi ang ganda kasi may budget for extra virgin olive oil. Oh, yun! Siyempre! Parang bilang umilid ah. Pakihandaan tissue. Okay. And then, of course, we have onions. Now, it's prerogative ninyo kung gusto nyo ng red onions or yung white, yung mas matamis. Carrot, salt and pepper. We have, ito talaga kailangan meron tatlo, no? Opo. Tomato paste. Paste. And then peeled tomatoes, and then passata. So passata is basically tomatoes na pureed. Tatlong uri ng tomato. Hindi ko alam kung bakit pero kailangan daw tatlo yung uri. Pero pag malasahan mo, after we cook it, ay, sulit. Yeah. Magigets natin yun. And then of course, we have celery and carrots nga. Notice walang garlic. Yes. Nga po. Oo. Wala. Talagang hindi sila na. Oo. Tsaka trust talaga sila na ganyan lang ka basic. And then of course, half and half, we have pork and we have beef. Oo. Kasi beef? Kuya Roy, naran mo may guest din tayong Italian priest din na talagang. Oo, si Father Lorenzo. Sa ingredients, no? Tama po yung sinabi ni Miss Anna kanina. May kanya-kanya lang rin silang itong lugar na to, ganito ang lasa. Yes. And of course, sorry, mayroon pa pong... Meron tayong kailangan ng dry red wine or Cabernet Sauvignon. And then we also have, you can use spaghetti or, you know, the Italians like it with pappardelle. It's like a thick pasta. Yeah. Ang kasalita niyo, parang ang basit po ni ma'am ay Cabernet Sauvignon. Sauvignon. Ah, ano na? Swing mo. Oh, para bigla kang na nasa mid. Yeah. Para may sasaluhin. Uy, pero bago natin simulan, ma'am, sa ngayon po ba tayo ano po ang pinagkakaabalahan ni Miss Anna ngayon? Para... Ngayon, sobrang busy po ako na mag... Buto talaga, nabigyan niyo kami ng time. Thank you, Mama May. Parang simpleng parinig yun. Actually, sobrang busy ako. Hindi ko alam kung bakit niyo ako in-store. Ginugulo niyo ako. Medyo kinabahan ako. Pero yung binigay nilang date talaga, nung that early that morning, nag-open up yung today. Ah, thank you. Meant to be. So ano po ang mga gawain niyo? Ba't kayo nagiging busy? Saan po kayo busy ngayon? So right now, I am the head acting teacher of GMA Sparkle. So most of the time nandun ako, plus other private companies also I teach the actors there. And then also I am a board member of an opera company here in the Philippines called Lyric Opera of the Philippines. Hindi naman busy, Father Randy. Slight lang. Pero nabagay po yung GMA Sparkle. Ano ba yung gano'ng GMA Sparkle? Ano po ba yun? GMA Sparkle is a talent agency of GMA Network. But dun sa talent agency, they also, kasi meron silang network contract, may mga contract sila na mga artista, mga sinasign sila, minamanage silang mga artista. Opo. So yung mga yun, tinitrain ko. Bago sila. Ilan mag-acting
Hindi ako, kuya, wag natural na lang. Ganito lang. Oh, di ba sabi na, wag na, kayo na pa kayo ma-arte. Wag na, ma-arte lang. Sabi na, wag na, kayo na pa kayo ma-arte. So, as we go along po, may magkakitaw pa tayo. Ano po ba ang usually, ano bang first step for us to prepare yung pong bolognese? Yeah. Okay, start na ba na? Yes, ma'am. Oh, sige, ako na po magbubukas. Uh-oh. Alin po dyan ako nang bubuksan? Ito muna. Oh, kasi ano yan, kailangan, dasalan natin, ma'am. Kasi yung kaligtasan ng buhay, layo-layo po ka ng konti, ma'am. Marami po kayong kailangan gawin, ma'am. Gagaling. Yeah. Gagaling. Ginong pray over. Okay. Tama na po ba, ma'am? Taas natin ng kaunti. Yeah. Ito, ano ha, hindi ako aral na aral. So, ito, opa, lahat ito pakiramdaman. Kaya nung pakiramdaman. Gusto ko ito, ha? Pakiramdaman ako naman yan sa panlasa. Yeah. So, initin muna natin, opa, ere. Mm-hmm. Siguro, wait, wait, meron pa kayong probinsya? Ere. Meron pa kayong probinsya? Wala. Hindi, yung nanay ko, taga Butuan City. Butuan. So, actually, Bisaya siya. Apo. And most of the time, naman, pagpagod na siya, Bisaya na siya magsalita. Ano malawas bigla? So, nakakasalita ako, pero... Wow. And your father po is from... Tagalog talaga. Ah, okay. Yeah, sa Manila po talaga kasi may Bulacan, may Laguna, Batangas. Manila talaga siya. Ang Manila. So, and then, kayo po, dito kayo lumaki sa Manila, Quezon City girl. Oh, QC! QC. Yes. Born and raised in QC. Aming neighbor sa Veritas, Radio Veritas. Hindi pa ganyan po yung sa Sparkle talagang, kailan po kayo nag-start nito? Spark, matagal na ako nagtuturo, mga 21 years na. Wow! Yeah, because I started as my mother's assistant facilitator. Siya talaga ang original ang train sa akin. Until apat na 2015, then I flew to New York na to study there also. Oh, ano, everyday ho, talagang yung mga talents niyo po ay iba-iba po ba? Meron kayong para sa mga, sorry, yung professional, yung nagbabayad talaga, o may mga free? Ngayon, nag-open na ang Sparkle ng public workshop. But for the longest time, private lang talaga, B2B. Okay. As in, privates lang talaga yan. Ngayon, may nang chance yung mga iba ho na, you know, na mga ibang gustong maging umarte rin, yes, na walang ano masyadong pambayad. Alam mo, sobrang na-enjoy ko talaga itong mga nagbabayad. Hindi naman sa hindi ko na-enjoy yung mga, ano, free. Pero yung mga nagbabayad, iba yung gutom nila. Ah, as in, talagang yung may passion, saka ina-absorb nila lahat kasi sila nagbayad eh. Oo. Bawat oras sulit ka lang. Yes. Masulit lang. Oh. Pero siguro before we have the break, no, siguro, ang gusto kong ma-warning kay Miss Anna na gaano kahalaga ang entertainment ngayon, especially with the pandemic, no? Isa yung stress natin sa buhay, no? Gaano po kahalaga from your point of view yun pong elemento po o yung pong industriya ng entertainment? Naniniwala ako na ang entertainment should be a mirror of what the audience feels. Sometimes the audience is not allowing himself or herself to express kung ano yung nararamdaman niya. And because of entertainment, merong ibang medium na magpapa-express doon sa nararamdaman niya. So, nami-mirror, nagkakaroon siya ng avenue to express the feelings or to feel what the person is feeling talaga. So, napaka-importante na... namatay? Hindi po, hindi na. Ako lang po. Napaka-importante na. Napaka-importante na yung parang the entertainment is there to make people laugh, to make people cry, yes, to para yung oras na kahit ba may pag-uulan, yes, no? But pero at the same time, kailangan din maingat din ang entertainment because ultimately the entertainment should also uplift people. Uplift people. Siguro, we will break. We will hear more about that. Tara, mag-take mo tayo ng break. Sige, yes. Para, naku, napaka-lalim talaga. Oh, bigla, lumalim yung bigla. Acting lang to, ha? Hindi to acting lang, no? It's about, talagang uplifting the human person. Mukhang entertainment. Mag-break muna po tayo saglit. Kaya nga, alis, babalik po kami with Miss Anna. Yay! Painitin natin ito. Kaya nga mainit. Pray over my father's hands para may at tayo po ay nagbabalik kasama pa rin ang napakagandang si Miss Anna. Wow, the coach Anna. Of course, ma. Baka naman pwede kahit extra. Kaya maglalakad na sa likod. Mawawala kayo ng host dito. Wow, wow, talaga naman. So, okay na mag-umpisa, Father yes, Hans. Yes, ito na. Magsimula na ito. Mainit na mainit na ito. Yeah. 3 days na siyang pinainit. Yes! Yeah. Kita niyo talaga, oh. Napakalambot. Napaka, ano, oh.
lambot. Ano ba? Napaka-smooth. Yeah, so medium lang yan. Medium heat lang yan. Yes. And then after that, o sinagkulo-kulo na kasi chika kami ng chika dito habang nag-gap. Pasok na natin. Si sibuyas. At pasok, hindi. Totoo po ba talaga yon sa pag-acting minsan? Naglalagay na kung ano-ano ng para paluha. Sa Bix, ang sibuyas. Tulad po nito, pinausukan nyo na po ako, Miss Anne. Oo, minsan nakakita ako dyan ng mga nagpapanik, naglalagay na lang ng Meron Bix. Meron po talaga minsan. White flour, Aaron. White flour. O, tapos lagay na natin tong chorba. Ano ba ito? Celery. Parang mas gusto ko na lang chumika. Ba't gano'n? Wow. Okay. Ay, ang tandaan nyo po, kaya po namin kinimitahan para magluto. Para magluto, di ba? Oh, bangun na agad. Yes. Bago kasi kahit carrots. During the break, maraming carrots, kwento carrots. Si Miss Anna. Kaya alam namin na kung maraming gusto siyang ikuwento po sa inyo. Kulang ang one episode. Yeah. Wow. So abangan niyo po, series po pala ito. Bolognese, so amatriciana, espagnol. Ay, gusto ko rin amatriciana! Gusto po. Yes. Pizza po, nagluto po yung pizza. Yes, nagluto ako ng pizza din. Kaya so once a month ang guest natin? Pag Italian ba? Yeah. So, kapatid ko ang marunong mag-Italian talaga na cuisine. Okay, and then, Sharon, paki-ano ulit? Sabi nyo. Cabernet Sauvignon. So, ano, kahit ano naman Cabernet. Cabernet Sauvignon. Huwag lang Mompo. Oo, makagalitan tayo. Makagalitan. So, ano, gano'n po ka? Alam niyo, half a cup. Mass wine. Half a cup. Yes, half a cup tayo. Kayo po, Miss Anna, yung ating, kasi napag-usapan yung mass. Meron po kayong regular na attend talaga ng mass pa rin, Sunday. Sa ano? Yes. Ba, of course. And QC then, siya eh, from QC. Pero sa San Juan ako nagsisimba. The Father Mike Calao. Shout out, Father Mike Calao. Sa pinaglabanan po ba? Hindi. Ay, hindi pa rin. Mali, Father Mike, no shout out. Shout in, Father Mike. Lagod ka. Baka sa Mary the Queen. Shout out ako. Shout out ako. Mary the Queen, kuya. Ah, Mary the Queen. Pasok na natin si Pork. Yan, si Pork. Ang dami na, lahat na nandito na pala. Yes. Ooh, sarap. Wow. Habang nalagay ni Miss Anna yung ating Parang nalalasing na ako dito sa part na ito. Na yung alak. Kaya inom naman na yung alak. Na yung alak. Kasi kailangan ano, kaya pauso ka natin, mawawala din yung alcohol niya. Yung lasa na lang ang... So mamaya mawawala rin po yung alcohol sa akin, mamaya. Yeah, wala na yun. Maupunta na sa iyo yung alcohol. Baka hindi na matapos ang usapan natin kung may Cabernet tayo talaga. Mas mahabang usapan. Mas mahabang usapan. Miss Anna, haba pong inyong inahalo-halo ang ating pero gano'ng katagal po ito magiging ganito? Magsasamahin. Ah, pati okay. Ilang minutes po yan? Hindi ko alam. Basta pag tansya-tansya. Natatawa na sila, oh. Kasi talaga, kinuha niyo ako magluto, ah. Tingin-tingin, amoy-amoy. Pero sa totoong buhay, Father Roy, di ba, Miss Anna, sa totoong buhay naman talaga, yung mga matagal na nagluluto, kabisado na, hindi na sabihin na gano'ng katagal. Parang walang sukat, no? Estimate na lang. Yung true to life ng buhay sa bahay, sabi true to life na ng buhay. Diba? Okay na yan, sabi nung nanay. Okay na yan. Pag gano'ng katagal, basta pag nag-ano, okay na yan. Unang sinabi. Saka maramdaman mo yan. Pero speaking of which, no, yung maramdaman at yung buhay, yung true to life ng buhay, napakit ni Father Hans. Bago nag-break po, yun po yung atin pong tanong ka na kay Miss Anna about yun pong how actually important po yung entertainment. Hindi lang plat lang siya entertainment, actually reflects, sabi kayo niya, it reflects, ano yun Miss Anna? Reflects life. It reflects life. Yes. So kung ano yung nararamdaman ng audience or hinahanap ng audience, either dahil hindi nila ma-express sa totoo nilang buhay or na-express nila na gusto ko na in love sila, napapapunta sila sa mga in love, mga romantic na ano. Kinaka-relate sila, no? Ito yung relate match nila na relate match talaga. So, sa akin, kasi tinanong mo, Kuya Roy, no, kanina, yung ano bang nagagawa ng entertainment sa buhay ng tao. Pero kayo po personally, what do you love about entertainment? Yeah. Ano po yung nagustuhan ninyo sa career na ito? Is it because na ang inyong parents po ay para nasa artista, entertainment. Paano nyo po eventually na fall in love kayo sa pag-arte? I love life and I love human behavior. I love na when I watch a movie, pati yung dreams and aspirations ko, nakikita ko. Wow. It gives me an avenue na, pwede ko palang gawin yun. You know, yung mga ganon. So, I want to be part of that for other people na kahit hindi man ako nasa harap ng camera, nasa likod ako ng camera, nagpo-produce man ako, nagdi-direct ako. I want to be part of that journey of inspiring people to
to have a bigger world. Yeah. Yung hindi lang ito ang mundo. Hindi lang ito ang pwede kang mangyari sa iyo. Yeah. Yes. So parang may options na open sa mga tao na halimbawa pinala kang ganyan ka na habang buhay. Mm-mm. Kung dahil sa entertainment, pwede pala yung ganun. And then there's a science behind it. So the geek in me, there's a science. Baka may mathematics mamaya. It's like yung reality of yung reality ng mga tao, paano mo i-recreate yan in an unnatural place? Na hindi naman to talaga condo, pero paano mo yung mga condo po ito, condo. Sorry. Ma'am, nabooking naman tayo sa pagkakala naman, no? Hindi, pero yun ang ibig ko sabihin na the science behind the how. Galing, no? That's like, and it's a never-ending thing that you that I want to tackle. Parang you're creating a world. How do you create reality? Yeah. How do you recreate? So, parang Father Hans, ano yung parang acting lang na parang tatawa, kundi yung mismong pagkatao talaga eh, no? Yung buong pagkatao at nga sa kaibuturan, relax na natin. No? Pero ang maganda sa sinabi niyo po talaga yung about you love about human life, yung talagang yung human being, no? Yung buhay. Mm-hmm. It's about life talaga, yung pag-arte, hindi lang sa tungkol, hindi lang siya trabaho, no? Hindi lang siya career, kundi it's life. It's an art, no? Kay mama may gusto talaga ito. I'm wondering kung yung mama mo, papa mo, mag-acting ka. Diba, gusto ganoon eh, mga abogado. Mag-abogado ka. Yeah. Doktor ka, mag-doktor ka rin. Encouraged kasi siya, but hindi. Pero mas mahirap pag anak ka kasi ng thespian, mga artista din. Kasi, okay. Kasi one cup talaga total, yung second half ng Cabernet. Sorry. Yung pala, sorry. Kinatko. Akala ko ano yung sinasabi about life, ni ma'am? No? About life. Ayan na tayo eh. Ayan na tayo eh. Nalito ako. Sorry, katukad. Wala kayo sa isip ko eh. Oo. Sabi ko, about life, tapos half a cup? Ano half a cup sa life? Ayan tayo eh. Natawa talaga ako doon. Good morning, taping! Ang saya-saya. Oo. Hindi. Pero saan ang pinag-uusapan natin? Okay na si Cabernet. Yan. Yung tungkol po sa influence yung magulang mo sa yung napili kong you karira. You were encouraged. Life. Yeah. Yeah, yes. Parang kasi my parents are so passionate about the work. About the arts. Sobrang passionate nila. Ang una kong passion really was opera singing. So yun ang kinuha ko nung yun ang kinuha kong kurso sa UP. Pero kasi hindi ko mailayo ang any kind of expression sa acting. So inirurut ko pa rin siya sa anong nararamdaman ko. Anong pinagdadaanan ko bilang character dito sa kinakanta ko. So ang uwi ko acting pa rin. Ano ka makahugot ng ganyang uwi ng boses? Di ba nga minsan sinasabi nila pag kumakanta ka para ka talagang umaarte rin. I mean, may feeling. Yes. Di ba po pag kumakanta? Singing is just speaking with sound. So whatever it is na, you know, kahit from na your heart. No, from your heart, it's just so big that it has to have melody. Wow. That's how I think of singing. It's so big that it just has to have a melody. Yeah. Okay lang, marinig talaga natin habang kumakain mamaya. No, paano? Eh, Italian, para tayo nasa Venice. Oo, di ba? Sa kailangan po ng mga manood po dyan, no? Si, si Miss Anna po, for the longest time, meron tayong parang show dito sa TV Mariano. We have been showing it. At siya po si Mama Mary. Oo, oh, inyo po. Siya po yung Mama Mary. How do you call yung program na yon? Yung Magnificat. Yan. But then, lagyan na tayo ng salt. Gano'ng karaming salt? Hindi ko alam. Di ba? Depende sa inyong panlasa. Kung gusto nyo po ay malasa. Yes. Ang ma-ano ko lang, ma-advise ko lang, huwag kayong maglulutong galit. Kasi sa sobra yung alat. Kasi nandun pa rin yung art. Ang galing ni Miss Anna. Totoo po, di ba po? Pati emosyon, no? Kailangan ganyan. Chika, masaya ka. Ma'am, sige po, ma'am. Go. Patay ta. Bishop, sorry po ha. Kailangan kong umacting po talaga kasi dito po yung ating teacher ng school. Excuse tayo ngayon. Pero kung titingnan nyo po yung inyong, sa dami ng ginagawa ninyo, tapos na-fulfill na yung parang gusto ninyo na, ano pong masasabi nyo sa estado ng buhay nyo na ngayon, no? Nasaan po kayo ngayon sa journey ng inyong yes, life? With all these things that you have now and you are now? You know, honestly, the more I learn about this passion, this thing that I do, the art and dealing with students, one actor after the other, I feel I'm still a student in life. There's so many things I have to learn pa.
and experience. Mm-mm. Because I don't want to stop because I don't know what case I'm going to be given. Uh-oh. And what this student of mine will need from me. Mm-hmm. So I always want to feel equipped because when I'm in the studio, it's not about me. It's how do I serve the actor? Yes. How do I take care of the actor? How do I make the actor feel safe? How do I make the actor feel validated? Mm-hmm. So that when a human being feels safe and validated, the person is open to grow, open to make mistakes, open to try new things and explore. And when you explore and you grow, can you imagine the possibilities that this person can do in life? So, try output well, how the person acts, siguro, doon din malabas. Yes. Ano? So, ang gandang marinigin po sa inyo po yung talagang, though you are called and considered now a teacher, a coach, and yet you look at yourself as student. Kulang pa. Kailangan pa matuto. Kaya, no? Kanina, during the break, nabanggit nyo, ma'am, kayo ay nag-aaral pa din. Yeah. Constantly nag-update pa rin. Regularly po yung inyong regularly, I have to fly to New York. Usually, that's twice a year. Pero, lagay-lagay lang. Oo nga. Ano po, natatakot ko. Sabi habang, pepper. Hindi daw siya tumitigil, matuto. Pati yung paglalagay niyo po ng asin, hindi rin po. Oo nga, parang, ma'am, galit po ba kayo sa akin? Pero kinakabahan na ako doon. Okay. Bago tayo mag-break, ano po ang ilalagay niyo po ngayon? Tomato paste. Yeah. Ito po yung tatlong uri ng tomato. Ito po yung unang unahin nalagay. Natin. Tomato paste tayo. How big po yung nalagay? How much? I don't know. Again, I don't know ang answer po ni ma'am. Daan niyo sa tingin. Sa amin na pero ito po ay... Parang isang can lang to, no? Yes. Isang can. Pero ito po ba maya-maya pa po yung next tomato o mag-break muna tayo? Mag-break muna tayo sandali. Break muna tayo. Bago natin ilagay ang next tomato. Ikinakahal po yung tomato paste, no? Yes. Masunuri naman ako eh. Mag-break muna tayo. Magbabalik pa rin ang testimony with Miss Coach Anna. Wow. Grabe! Grabe! Ang sarap ng tingnan! Iba talaga ang luto ni Miss Anna! Sabi ni Miss Anna, ano nangyari doon? Baka sakali ako i-discover! Maging sparkle! O, lagyan na ito ng tubig! Lagyan na ito ng tubig! Ayan! Then we'll put the passata. Passata! So kanina, yun pong beef at saka yung pork na ground. Ito po ay inagyan ni Miss Anna. Yeah, ngayon ganyang, naman po. Ganyang level lang. Alam na, ibig sabihin. Miss Anna, tandaan niyo po, level natin. Yeah. Hoy! O, paramdag eh. Ganyan daw ang level. Subtle siya. Yan. Salamat, Miss Anna. So, pakit tayo mga OA na. Ano pong susunod po, Miss Anna? Yan. Pero, alam mo na. Juma-Jacqueline, kung sisat tayo. Uy, idol natin. Alam na alam niyo yung mga level ng mga acting. Ano ba, Miss Anna? Ganito kayo, Roy. Mainit, Miss Anna. Mainit dito po. Aray. Kasi po, Miss Anna, bukas yung apoy, nandito po. Napaso ka. Aray. Uy, lahat na ng tomato nandito na. Oo, dyan na. Pag ito, ang tawag dito? Uri na. Peeled. Yeah, the peeled tomato. Tomatoes. Yes. Yeah. Ang bolognese talaga. Well, depende yan sa pamilya. Pero ang talagang bolognese, hindi siya masos. Yun talagang... Huh? Talaga. Oo. Hindi masos, pero daming sauce. Kakainin niya ng ng karne. Low fire na to. Opo. Now, ang bolognese talaga, 3 hours yan. Naka-low fire na simmer. After nito, yan, ganito. And then, pag kinakain na na-absorb, na nawawala na yung tubig, magdagdag-dagdag ka lang ng water. Bahala din kayo. Basta ganyan. Ang ganda, matuto ka sa buhay talaga. Oo. Lagi po naka... Hindi di metro lagi. Yan. Minsan kailangan din na pakiramdaman. Pakiramdaman. Pagkaganda tayo ng mga cook talaga. Hindi na patang sosalo. Kaya na bago mag-break. May kiwan ako si Miss Anna kaya na bago mag-break. About yung life, no? Oy, nag-melody si Miss Anna. Nag-melo. Very quick. Nag-melo. Masaya po akong maturuan sa Anna. Pwede po akong makuha. Talaga, ha? Sige. Nawawala si Sharon ng artista. Kanina talaga, yung bago tayo mag-break, yung hugot ni Miss Anna sa kanya pong profession. Pero ang lahat ng yun po ay galing sa kanyang family, no? Yes. Especially, nabanggit na natin, no? Yung kanya pong dalawang artistang nanay at tatay, no? So, siguro, bago kayo na magtuloy ng next segment, naisip namin yung tanong, ma'am, sabitin yung mom and your dad, may mas mahigpit ba? Mas demanding ba? Mas stricto ba? That, in a way, led you to this
course ng inyong buhay? Pareho silang passionate parents. Pareho very passionate parents. Mm. Si Daddy lang mas expressive. When he's super happy and proud, he shows it talaga. And when he's disappointed, he really shows it also. Mm. Si Mommy is mas ano, yung parabang mas kalmado. Mas ini-edit niya. Like kunyari, sinumpong ako at naging makulit or whatever, or may ginawa akong bad. So sabihin, she really takes the time to like tell you why, what happened, whose point of view. Mm-mm. And you know, like she really makes it super, super, super clear to you. Pero si Daddy is very passionate, like, artista din talaga, passionate. Pero sige, nagailan ko nang lagay. Napapansin ko nga po, parang wala na naman. Open mo. Galit mam, galit kayo, ma'am. Ang laki nito eh. Hindi, marami kasi. Yeah, oh, marami kasi. Oh. Pero doon po sa, nung simula nung kayo naging, nung kayo naging artista na, ano po ang naging challenges naman? Yeah. Ano, siguro ano yung mga naging privileges and challenges, kung yung manatawag natin, sa pagiging anak ng artista? Ang challenges, unahin ko yung challenges. Ang challenges ay dahil, iniisip nila, dahil anak ka ng artista, alam mo na kaagad. Magaling ka na kaagad. Nakaka-pressure. Ipiyang anak ka lang magaling. Expectation. Saka, meron kasing, you know, like, madalas kong naririnig, up to na actually, yung bang, kaya lang naman siya nandyan dahil anak siya ng magulang niya eh. No matter how hard you work, there's always that you always hear that. Na ano, or talaga, anak ka, sige nga, let's see if you're good. Wow. If you're one-fourth as good as your mom, then you must be good. Mga ganyan. Ano, hindi man po sinasabi, nararamdaman niyo po, eh, no? Sinasabi talaga nila. Wow. So parang you always have something to prove na, patunayan mo lagi. And it's more like they're really looking more for, this is my experience, hindi naman, hindi ko nila lahat. They're looking more for the, They're looking for, kasi nasa, ano, may sting na eh. They're looking for faults or kahinaan. So, you kailangan maging, how I think of it is that it's really not about me. It's about them and the way, and their journey in their life. That's why it's like that. So, you have to be extra patient about it because it's really not about you. Yeah. Mm. When you think that way, when I started thinking that way, mas nare-release ko na yung pressure or anxiety to be someone that I'm really not. I am my own. I have my own voice. I can contribute my own uniqueness to this industry, to the world. Yeah. So I am not my parents. I am thankful for my parents, but I am not my parents. Yeah. I have parts of them, and I'm so eternally grateful because the education that they gave me, hindi ko mababayaran, and the support that they gave me. Speaking of support, share ko lang na kahit nalaman na namin may cancer si Daddy, I auditioned for this coach in Juilliard na sobrang galing. And nakapasok ako sa kanya. He accepted me. His name was Stephen Smith. Mm-mm. And when I got the letter na sige, when do you fly to New York, and this is my fee, and he was back at that time, he was charging me 2007 he was charging me $250 per hour. And sabi ko nga, sabi ni Daddy, ano na nangyari doon sa in-auditionan mo? Ano na? Ganon. Tapos sabi ko, hindi na Dad, kasi may cancer na siya eh. So, I have to be with him. And also, yung money, I don't have that money to ano. Sabi ko, hindi, lumipad ka. Ano ka? Nagalit pa siya sa akin. Lumipad ka. Mm-mm. Akong bahala. So, instead of putting the money sa chemotherapy binigay pa niya sa akin. So that's the kind of, it's not just the support na yung bang moral support or the education, which is already big, but the support talaga as a provider. Yeah, ang hindi lang nila talaga gagawin, sabi niya, Ana, hindi ako tatawag ng kahit sino, hindi ako makikikonnect para magkatrabaho ka. Kung kailangan mong pumila ka. Walang palakasan dito. Walang palakasan. So lahat ng trabaho ko talaga, pila, audition, ako ang humingi ng phone call, because ayaw nila. Masasabi niyo po yung discipline na you have now, bata pa lang kayo talagang, and ano po yung mga, sa tingin niyo, mahalaga talaga na mga matagal na baagang mga itinuro lessons sa inyo ng daddy po ninyo sa inyo?
ano talaga, hindi ikaw ang pinakamagaling. Oh. So, kailangan, huwag kang makampante, huwag kang mayabang. Sabi niya, ang pinakamahirap katrabaho o makasama, ang mayabang na tanga. Sabi niya, oh my God. Sabi buti niya, na lang. Hindi ko talaga makakalimutan. Buti lang mayabang lang tayo. Hindi ko talaga makakalimutan yon. Kasi, oo nga naman. Parang, hindi, lahat pinaghihirapan at hindi ka pwedeng makampante. Lagi mong... And now I feel it na the more I know, the more I need to know more because it's you see how big the world is. You're humbled in a way, yes. No? Yes. You learn more things and you realize na marami pa palang kulang. Pero sabi niya nga na yes, you be humble, you acknowledge the work that needs to be done. But at the same time, huwag kang pushover. Yeah. Yung talaga you know you're good. Because that's a gift. That's a God-given gift. You know you're good and willing to learn ka pa. And willing to learn. Pero lahat yun ay may hugot, I believe, no, sa faith po nila. Kasi yung values na tuturo sa kanila, no, sa mga nakakalam po sa inyo, may very special devotion po. No, si the religious. I think the family. San Del Gado, the family. Ako, lalo na po, siyempre, ito talagang isa sa mga tumatak na pelikula sa kasaysayan talaga ng movies talaga, industry talaga, is yung Tanging Yaman. Tanging Yaman, yeah. Parang hanggang ngayon, seminarista tayo ng father na alam. Pang-recollection naman yan. Pang-recollection lagi yan. Pang-recollection po namin yan. But when we give talks, naku lang may gusto niyo po ba gayahin namin si Ed Manzano saka si Johnny Delgado? Sino sasapakin ho kaya sa... pero yun po, anong connection ng Tanging Yaman sa family ninyo? I mean, paano ba yun na produce po yun? I mean, I know it's Miss Loris. You know this, kuya. Yes, mainit na to. Ay, oo nga. Sorry, naalala ko. Sorry. Ayan, nakulo na. Kasi parang manhid na po yung kalahati ng mukha. Okay. Kanina ko pa nararamdaman. So, bahala din kayo kung bahala kayo kung anong pastang malalaki na kayo. Yeah. Para, anong gusto niyong gawin niya? Anong pastang gamitin niya. Pero ako, spaghetti or pappardelle. Pappardelle. It's a kind of parang thicker, it's thicker than fettuccine. Parang papel. Pappardelle. Papel. Okay, so yan. Nilagyan ko ng asin. Yan. Yung water. Ay ma'am, dito, ubos na yung asin dito kanina eh. Naubos na yung asin. Kanina. Na meron. Ito ba ko ng asin? Hindi. Meron din. Meron. Yan. O, sige na. Patakotin mo pa. Yan. So, sundin. Sige na. Sige na nga. Oo. Kuya, kalmado. Kalmado lang. Hindi, yun. Sundin niyo yung nakasulat sa box. So kung 9 minutes ang sabi sa box, 9 minutes, huwag tayong magmarunong dyan. Hindi natin to. Maging humble din tayo. Kaya na pa naman po yan. Ayun, mas marunong pa rin yung box. Sabi nga ninyo sana kayo yun eh. Hindi mo at lahat ng bagay. Asan yung box? Sabi nga. Pero yun nga, balikan natin yung si... Ano po yung... Ano nabuo yung concept na yun? Ayun na or nga. Any relation sa family ninyo? Ayun na nga. But if ever po, panoorin po ninyo sa YouTube. May YouTube ba sa grabe. Tanging Yaman. O, sige, YouTube Tanging Yaman. Yata, nasa iTunes, sa lahat na. Hindi ko alam kung nasabi na nito ni Daddy sa mga interviews, pero siya talaga ang source ng conversion namin. We were baptized Catholics, but you know, my mom and my dad were both artists. They were just living together. Mm-hmm. They didn't want to get married kasi artists sila. They want the freedom, blah, 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 blah. All baptized Catholics, mm-hmm. but weren't really practicing. Mm-hmm. Until we went, my sister and I were enrolled in Poveda, a Catholic private school. And doon pa lang kami natuto about the rosary and about a little bit of catechism, religion, no? And then birthday ni Dad, Feb 29, and then sabi namin kay Dad, may gift. We were grade 6 and grade 5 and grade 1 si Ina. And then sabi na, "Oh, may gift kami sa iyo." Oh, nasa na. And then sabi, "Pero kailangan pa namin bilhin." Ano 'yun? Punta tayo sa pangalan sa E. Rodriguez yung seminary doon. SVD. Kasi may seminary store. May store doon. Religious store doon. Ano may bibigay nyo? So I gifted him a rosary and Ina gifted him a scapular. And then, sige na, kakain kami sa labas. Pupunta kami Antipolo sa View Chalet. Tapos sabi niya, ding, 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 kampana ang simbahan. O sabi, nandito na rin lang tayo, di magsimba na tayo, birthday mo. Si Daddy was so reluctant. Sige na nga, gutom na ako. So, kami, Mami, Ina, ako, doon sa harap ng church. Si Daddy, nandun, mas forward pa yung angel na may holy water. Ganun kalayo sa likod.
talaga ganun-ganun lang siya. And then from there, he heard a voice. A woman's voice. Sabi niya, tagal mo nang naghahanap. Nahanap mo na ba? Hindi, hindi pa rin. Sabi niya, gusto mo sumama? Gusto mo sumama sa amin, sa akin? Ganyan. Sabi niya, ah, okay. Tapos parang narin niya, Tapos sabi niya, opo, nangangako po ako. This was during the mass. During the mass. Uh-oh. And then after the mass, sabi niya kay mommy, sabi niya, Day, sabi niya, sabit. Sabi niya, bakit sabit? Sabi niya, nangako ako. Sabi niya, nangako kanino? Kay Mama Mary. Sabi niya ganun. So he knew it's Mama Mary. He knew it was her voice. And then from then, we were led fast. One thing after another, we were led to a group of Marian devotees. We went to Center for Peace. I don't know if you know of Center for Peace. And then we started learning about the rosary. We learned, and then we spent time with a lot of priests, and we became part of the Marian movement of priests to support the priests. Went with them all over the Philippines, gave out scapulars, rosaries, talked about, you know, the love of Mama Mary. Nabulungan lang na. Nabulungan. Yun yung magandang bulong. And then from ang bilis. And then kasi immediately after that, parang informally nagtutusuo siya. Informally nag-consecrate siya kay Mama Mary. But then we consecrated our family to the two hearts. What year was this? Elementary, grade 5, grade 1. Tabi, no? Tabi, hindi ako yeah. sa math. So, anyway, grade 5. Pero, time up na! Time's up na raw, no? Kakakilabot talaga. Pero grabe kasi yung kwento. Bilang tumigil ang mundo. 7 minutes pa. Okay, mag-break na lang muna tayo. Mag-break muna po kami. Hala po yung spaghetti po ay ayon pong... Yes! Following sa akin po si Miss Anna, no? Nung 11, 9, 10 minutes man po yan, no? From the box. So, mag-break po kami saglit. Huwag kayong alis, no? As we now finalize po yung atin pong pasta bolognese. Yes! Break po muna kami. At tayo po ay nagbabalik sa huli na parte ng ating pong pagluluto with Miss Anna habang siya ay patuloy pa rin. Walang tigil na naglalagay ng pampalasa. Ano na po yung nilagay ninyo, Miss Anna? Gatas! Gatas! Ito na yung last. Yes. Bolognese. Yes. Kulang dagdag na creamy talaga yung bolognese. Oh, bolognese. Itong bolognese na to, dapat to talaga 3 oras ha, nasa ayun. Low fire. So, bahala na kayo sa buhay nyo, malalaki kayo. Ang dahilan, para daw ma-absorb mas talaga yung... Paging mas malasa. Sarap niyan pag... Oh, iba actually, talaga. Kaya na pong break time, nakakarami na po si Miss Anna na. Naglalaway na ako eh. Hindi. Naging front tikim. Sinisigurado lang niya na magiging masarap unang... Lahat niya din kailangan mag-acting at maging masarap. Hindi, totoong authentic na masarap yung kanya kinihanda. Naku, ang noodles ay malapit na ba, Miss Anna? Pwede na po ba na... Ayan, pakiramdaman talaga ito. Pacham-cham lahat. Kasi pag-artista ka, di ba, dapat marunong kayo magpakiramdaman. Ay, hindi ka no. Sige nga po, ma'am. Paano mo malaman? Ay, mainit. Yan. Kulang pa. Pwede na. Yeah. Teka, hinahawakan lang na pwede na. Pero kayo na, Miss Anna, bago nag-break, meron po kaming tanong. Usually, ito yung last part ng atin pong program wherein yung life's lesson. Yeah. Pero bago po yun, continuation. Pabunta na dun eh. Pabunta na dun yung na. Yung conversion ng father mo na. Ano po naging una naging effect nito sa buong pamilya? Yes. Yung conversion ni daddy. Ang bilis kasi niya, as in the next day, I don't know how they found the Center for Peace Movement. I don't know. Basta, sama lang kami ng samang magkapatid sa kanila. Wala naman choice, di ba? Pero, yeah, ang bilis eh. I think the huge, kasi because dad is a very passionate person, pag nag-swing siya, swing big talaga. So, after that, we ended up, one thing led to another, we ended up with Marian Movement of Priests. And we went around, sabi mo ka. We went around the Philippines, we helped the priests, we supported the priests, at saka na ano kami, you know, we talked about
Mama Mary. Devotion to Mary talaga. How to follow Jesus talaga. You know, it's the sacrifices. Was it easy yung swing na sinasabi niyo na parang biglang nagbago yung all turn around? Parang, it was hard, hard because easy it was it? Hard. I saw a lot, you know. Syempre, very proud sila. Iba yung mundo namin. Tapos all of a sudden, the teaching of Jesus is you really have to be the least of your brother. Yes. You have to be the one to serve. You have to be the one to... Plus, yung inyo pong ano, celebrity po kayo. I mean, buhay artist yes. Dapat kailangan. Yeah. So, it's a retraining of your outlook or your value system. Ang swerte lang namin, ng kapatid ko, it happened very early on in our lives. Bata pa. Yes. Na engraved talaga siya. And up to now, that's how I see the world. That's how I want to live my life. But again, you are very instrumental din naman sa conversion na yun. Dahil sa akin. Dahil doon sa inyong gift. Sa sobrang passionate pwede nga. Pwede ko po may drink po? Sorry po, ma. Pwede na po, pwede na po. Sa sobrang passionate nga, si Mami, na-inspire siya to write Tanging Yaman. Ah, yun. You know, Kuya Drake, that she wrote that in one day. Ha? Wow. One she day? She wrote that in one day. Saan po siya? Sa bahay lang? Ganun lang? Sa, meron kaming dating beach house sa Anilao. Mupo lang siya sa harap ng dagat, dire-diretso. So, na-inspire talaga po siya. I mean, when she sat there, parang bumuhos yung Holy Spirit bigla. So, ayun na, mayroon tayong trivia sa Tanging Yaman. No? One day, may ginawa. Dream pa, okay. Or like a weekend. Parang ganun. But one day lang, parang dire-diretso siya. Grabe yun. Yeah. Yeah. Ay, meron pong ano bang relation nito sa family o ninyo yung madami doon family based yung kay Carol Banawa actually that was my own story on how I got into UP College of Music. O kasi siya yung kumakanta ng ano iingat ba yun? Yan. Parang mukhang game na gano'n si ano ah. Nakakaingit ma'am yung ginagawa ko ninyo. Ready na. Ang sarap. Yes. Ayan na tayo? Yes, Kuya Roy. Okay, ito game. Yeah. Ito kailangan natin ilagay. Dito ka ano? Father Hans. Yes. Tagay natin dito. Of course. Yan. Patulong ko mga Father Hans muna. Pag-transfer ito dito sa ano? Sorry. Sa inyo, ma-exit muna ako. Ha? Ayan. Ayan. Kasi dyan lang kinukuha. Usually yung mga ano, di ba? Hindi. Tapos ang bolognese, ihahalo mo dyan. Ganun daw. Sana may sandok tayo. Ah, ayaw po mo. Marami tayong sandok. Siyempre. Ay, nakukukuli mo ito. Saan nga ba yung sandok na yan? Father Hans. Ay, kuha mo kayong sandok, kuya. Ang saya nyo dito. Ang saya sa inyo dito, ah. Ayaw po, ma. Father Hans, ayun yung sandok, oh. Ay, sorry, ma. Yung wood. Ay, ito pa yung sandok. Ayan tayo, eh. Wood, dyan. Saka blin. Hindi naglalaway na yung mga, ano. Pakainin natin yung mga cameramen. Wow. Naglalaway sila lahat dahil dyan. Ano yung Father Roy? Ano mini kayo? Anong gusto magandang sandok dito? Pamalalim dapat. Mas malalim. Para dito. Oo, kuya. Ladle pala. Ladle. Ang taro ba ng sa ilalim. Sorry naman. Ayan, Kuya Roy. Ayan, pasok tayo sa baga. Ladle pala. Napaka, may mga words na, ladle. 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 Parang sabi niyo. May kakanta mamaya si Miss Anna. Talaga. Kumakain tayo. Upo, sinabi niyo po yung 3 days ago pa. At nangakaw kayo at hindi namin nakalimutan. Uy, ang daming sauce, mag-uwi kayo. Yeah! Mag-uwi kayo. Bibigyan ng bagong pasta. Uy, yung mga kapitbahay. Bigyan natin yung mga kapitbahay. Kami! Ay, sorry na pwede dahan nila, Chubby. Father Kebs! May nga. May nga. Oh, madali lang! Tagalin Miss Anna. Okay. Si Chubby talaga. Yeah. Oh, so, mayroon naman kachismisan, Father Hans, Chubby. Yes. Oh, at least basta ito ha, 3 hours talaga to sa low fire. Pero bahala na kayo sa buhay niya. Masarap naman siya ngayon pa lang. Mas masarap yung bukas. I am not sure. Mas masarap po. Oo, i-ref bukas. Hindi, alam mo sa si Mama ko, sa Alingida, mas gusto namin yung spaghetti niya kapag the following day na. Ah, gano'n? Pag na-i-ref na. Nanuot na yung ano. Lasa. Yung chorva. Pero may mga ulam na hindi masarap pag kinabukasan. Okay, plating na tayo. Okay! Yeah. So, paano tayo may plating? Usap ko na ito. Doon po muna, Miss Anna. Okay. Ito. Pero, yan ang ating serving spoon dyan. Bago natin, tapos meron pa tayong parmesan. Grabe. Oo.
Parang ako yung dalawa din bigla, Miss Anna. No? Parang sarap siya. Feeling ko mag-enjoy kayo. Parang di ko kalamang acting. Feeling father. Ko walang acting. Ah. Ah, walang mangyayaring acting kahit anong mangyayari, Miss Anna. Paggutom-gutom. Masarap talaga. Ang galing, Miss Anna. Basta i-date ako, Father Hans. Sama ko makain ka na may kakantang magandang boses. Oo. Oh. Parang, parang kasarap naman. Hindi na basta kakanta. Opera singer. Yan. Okay na ba yan? Sorry. Oo. Oh, oh. Sa kanilang dalawa po, sino po ang, sa inyong mommy and daddy, sino po ang nagluluto rin talaga? Wala. Wala? Ay, kumakanta po. Wala. 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 Nakalamang ka talaga. Nakalamang ka talaga sa akin. Sobrang nilayuan ko ni hindi pop. Opera talaga. Para wala nang... Magaya. Wala nang gagaya. Akin na yan. Wow. Grabe. Saya. Pero po pag sa New York, ganito po karami rin ang niluluto. Good for 3 days or 4 days. Hindi, pero ako talaga, ano, madami na ako magluto, sinalagay ko na sa res. Mm. Para tipid yung mga ibang, ano. Kapag may bisita. Oo. May bisita, tsaka. Pag wala ka lang tayo magluto ulit the following day. Microwave ka na lang. Sabi nga, hawang kung matagal, masarap lalo. Oo, habi ni Mami. Pero, oo nga. Asan yung... Alin po yan? Ito, ito. Yan. Nag-plating pa talaga. Siyempre. Kasi ito eh. Lumampas eh. Golden. Walang gagaya tayo sa mga ano nyo. By the way po, yung inyong pong mas kabatang kapatid, nasan po siya? Siya po ay... Nasa bahay yata. Nadali mo, Miss Anna. Marunong sumagot? Marunong sumagot. Wiwis na yung utak ko. Tumataba na siya. Pero ano po ngayon ang kanyang... I mean, sa inyo pong ginagawang... No, sa as director, siya as teacher before, nung nabagit mo. Teacher din ang kapatid ko. Pero ngayon, meron siya, nagtitaping na siya for another show na lalabas, Prinsesa, ng City Jail. So, lalabas siya ng... I think September. The whole family nga ay... Bon Appetito! Ayan, sige po na kayo. Father, may bless the food na Father Hans. Yes po, yes po, yes po. Bless the food. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this thy gifts, which are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen! Amen! At habang tayo ay kumakain... Kailangan may boses ako. Yes, welcome. My Father Roy? Yes. Atin po ngayon pakinggan habang kami kumakain ng masarap na bolognese spaghetti. Pinagmamalaki. At hinahangaan ng lahat. Wow, talaga naman daw. Ang dahil mo sila. Atin pong para opera. Para matagal mo na siyang kakilala. Ang atin pong opera sila ngayon po araw habang kumakain po kami ng spaghetti. Bolognese. Si Anna Faleo. Kuha na kayo. Pinagalitan muna tayo ng... Okay. Matutukas ka. Nul ne peut apprivoiser et si bien on va qu'on l'appelle c'est lui qu'on vient de refuser rien n'y fait mais la prière ne parle bien l'autre cité et c'est l'autre que je préfère il n'a rien dit mais il me plaît. Wow! Ang galing! Hindi pa ako tapos, ma'am. Tuloy pa po, ma'am. Ay, ma'am. Na kayo! Pero, wow! Na, ang mga opera, ba, ako curious, anong lingwahe po ang ginagamit pag bakit ay ng ganyan? Italian o ano? French, Italian, Spanish, German. Grabe! Yeah, kaya mahirap ang opera kasi have to learn all these languages. The primary romantic language. Latin also. But see, it's an art. Yeah. Pero higit po sa magandang lingwahe, masarap yung pagkain. Masarap? Ang sarap niya. Oh, ma'am. Ito po ay walang tamang acting. Ay, sir. Kaya pong masarap po talaga ito. Father, tingnan mo, Father Hans. Ako muna. Tingnan mo, Father. Ma'am, gusto niyo po kumain, ma'am? Ah, sige po. Sige lang. Hindi, akin to. Ano kayo? Kaya naman pala. Kaya naman pala. Pero, lessons. Yeah. Hindi pa rin mawala. Ang last part po ng ating pong program, palagi po yan, no? Ano po yung lesson na gustong ihatid po, no, of all the, from all the stories, experience po nabanggit ni Miss Anna kanina, ano po yung bukod sa masarap na pagkain at menu, no, ngayon po araw na ito, and magandang boses, ano po ang inyong nais i-share pong lesson in life na very important sa inyo? Parang nahihiya ako magsabi ng lesson in life kasi I still am a student nga, wow. Na parang the more I learn, the more I live,
I see the world, I choose to see the world as a student. So it keeps me grounded and it keeps me excited about life, yeah, no matter how hard it is sometimes. But I think one huge lesson for me is that I should always remember that I am a gift. Mm. And I have always something to contribute. Nobody has nothing to contribute. So wow, you should always take care of yourself, because tatandaan mo na regalo ka kahit imperfect kang tao. You are a blessing. Meron kang maganda na bibigat. Grabe. Yeah. Ang galing naman. If you live like that, then you will live. Then you will babangon ka araw-araw. And you will always see the world. You have a purpose, no? You will always see the worth of your life, yeah, your being, mm-hmm, diba? As a blessing. Diba? At may mga, wow. Ano po masasabi niyo sa niloto niyo gift po, ng, ma? Ng Bolognese. Kapi ako. At tandaan natin, hindi ito ang last. Hindi ito ang last. Marami pang ibang Italian food. Pasta na kailangan pong i-luto para sa atin. Mag-amatriciana tayo. Tsaka ano, putanesca. Ay, mm, lahat na lang. Pesto, ma'am, pesto. Paborito ko pesto, ma'am. Ayaw. O sige. With that, Father Roy, tayo po ay sobrang nagpapasalamat again with Miss Anna. With the gift of Miss Anna. The first guest in this season. Season 12. Is indeed a great blessing to us. Mm. Wow. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Sobrang nag-enjoy ako with you guys. We are so happy. We are so blessed. And to the crew, the whole crew, you guys are amazing. And ooh, ang light nung set. Wow. Mga kapit bahay, narinig niyo yun? Oh! Kaya tayo! So, Miss Anna, maraming salamat po. God bless you po sa inyo pong mga endeavors. And may God continue to shower His blessings upon you. Yeah, and you can become a better gift every day and that you're able to share more to people. Especially yung mga nangangailangan. Maraming salamat. Thank you, thank you. Amen. So, magbabalik pa rin ang testimony. Magbe-break tayo sandali. Tuloy ang aming kain ng pasta. Bolognese. With kakantakalera. Isa na namang napakasarap na pagkain at kwentuhan pa ng Hans. Masayang kwentuhan ito. Ito. The first guest ng ngayon ating new season. Season 12. Yeah. No? Pero more than that, na yung pong mga aral, mga turo po, no, na na-share po sa experience ni Miss Anna kanina. Siguro, Father Hans, ang aking takeaway sa ating pong episode ngayon, yung kanyang mismong denive na lesson na remember, you are a gift. Wow. Hindi ka pabigat o kalat po sa mundo. Maraming tao minsan, may they feel so bad, na parang feeling ko, ako ay pabigat na lang, I just, you know, occupy space needlessly, pwede ka nang i-dispatch sa hindi, yeah, po. Ang, yeah, bawat tao po ay, as what Miss Anna said, regalo. May dahilan ka sa mundo at meron kang importansya sa mundo. Yeah. Don't see yourself as just nothing. Ang Diyos po, tinawag ka sa iyong pangalan. Iyon. And you are here for a purpose. At tama yung sinabi mo, tinawag ka sa iyong pangalan. Bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong role, purpose in this world. Kaya, yes, nga, para bang yung tanong natin kanina at yung at hindi lang sa mga artista, I think minsan nararanasan ng bawat anak na ikukumpara ka sa mga magulang mo, sa mga pinsan mo, diba? You follow your brother, you follow, mm-hmm, you sundan mo yung yapak. Ba't ka kagayang tat ng kapatid mo? Sundan mo yung yapak ni tito mo, sundan mo yung yapak ng pinsan mo. Pero wag natin kalilimutan, sa mundo, gagawa tayo ng sarili nating yapak. Mag-iiwan at mag-iiwan tayo ng tanda sa mundong ito. At yung sinabi ni Miss Anna kanina na ikaw ay blessing, at yung sinasabi mo kanina na bawat isa sa atin ay unique in our own way. In God's own way, you will find your purpose. You have to learn to accept, appreciate yung ikaw, yung biyaya mo. At mag-iiwan at mag-iiwan ka ng magandang bakas sa mundong ito. At sana, kagaya na ginawa ni Miss Anna, na hindi niya inaayon sa buhay ng iba at sa sasabihin ng iba ang magiging halaga sa mundong ito. Dahil, alam mo yan, with your prayer life, no, yung conversion na nangyari, kaya nga paalala rin sa bawat magulang ito, malaki ang epekto ng pagbabago ng bawat magulang, ng kabutihan ng bawat magulang sa buhay ng buong pamilya. Pero bawat pamilya, bawat miyembro ng pamilya, may kanya-kanya tayong ambag, yes, sa buhay ng bawat isa. So, live with the purpose
at mag-iwang ka ng bakas ng yapak sa mundong ito dahil sa kabutiang nagagawa mo. Siguro, dadagdagan niya, Father, sa family, no? Yun pong nabangit kayo ni Miss Anna, yun pong tatay po niya. Of course, yung buong magulang po niya, no? Pero yung tatay po, yung napakabigat po ang mga role ng mga daddy po sa atin pong mga pamilya. So sana po mga daddy, remember, kayo po ay nilagay niya ng Diyos to lead po your family. And where you go, the family follows. Amen! So, para sa ating saktong panlasa, dulot ng mga kwentong sakto sa timpla na ating inihain sa mesa. Dala-dala ay inspirasyon at saya, lalong-lalo na ng pag-asa. Kaya buhay ang ating pagiging pamilya. Hanggang po sa susunod na salo-salo, dito sa kusina ng testimony, ako po si Father Hans Magdurulang. Ako po si Father Roy Bellier. Muli tayong magsama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa testimony. Uy, may tumatawag. Hala kuya, nagbayad ka? Hindi. Sarado mo muna kuya.